morning mga guys. Masama lang yung aking ulo. Saka isa pa. Matagal-tagal na akong hindi nakapag-dispose ng mga sipon. Sipon at saka lima. Siguro nakapag-detox ako ay 2015 pa lang. Ayun, ngayon lang ulit na ulit. Pero hindi na yung kagaya dati. Ngayon, kumpi-kumpi lang. Ano lang, parang medyo mabigat lang yung naramdaman ko sa ulo ko. Hindi na magaano masakit. Ayun. Tapos yung iba kong ugat sa ulo, medyo namaga. Ayan, nilalagyan ko ng lagi ng toothpaste. Ayan o. Saka ang iba kinakain ko. Siyempre, pagka ano, nagbabara din yung nagbabara yung tawag nito, yung ilong. Ilang, para hindi tayo tutuluyan yung sabi na plug nut. Maiwasan natin yung sobrang init ng katawan. Ang laki-laki ng itutulong nitong ano. Tapos, iinom tayo ng Andro J. Kanina, minum ako ng 2 capsule. Tapos, 2 RG, 1 GL. Pero yung spirulina ko, 6 na. Uminom ako ulit. Medyo, inaantok lang ako kasi sa init na rin ng ano, pero ito ay kahit ganito nakakaligo ako. Hindi naman ako ginaginaw, hindi rin ako naiinitan. Kahit sabihin yung ano, pang ano lang yung pang normal lang na ano. Kasi kailangan talaga natin mag ano, kailangan talaga natin mag cleansing. Paggabi dito, barado sa kabila, bigla kong umatsing yung pag-atsing ko. Yun, may lumabas na nga ano. Tsaka pag nilagay mo to, may barado dito. Tsaka pag namimigat yung ano mo, yung dito, yung ulo mo mabigat, lalagyan mo ng gano'n si toothpaste. Nara, kusa siyang, kusang tumutulo yung ano, kusang tumutulo yung sipon mo, hindi ka na nahirapan magsinga-singa. Pero dati talagang yung hindi pa ako masyadong, hindi ko pa naranasan mag ano, talagang marami ang marami ang toxin. Yung kunti-kunti lang. Marami ang toxin na nilalabas. Yung inuubo ako pero hindi na masyado. Saka naglalabas din ako ng konting plima. Yung noon kasi nagkaroon ako ng ano, kasi yung sa tonsil na maos ako. Ayun naman, hindi. Hindi kailangan lang ng pahinga sa pahinga ng katawan. Tsaka isa pa, tanghali naman. Walang gaano yung customer ngayon. Magtinda kasi kami ng mami. Iniwan ko muna doon yung asawa ko. Eh, mamaya din yun. Uuwi din yung tanghali. Kasi maano, mainit eh. Kailangan din may pahinga ng tanghali. Yan, tapos ma-iidlip ako pag para ma-relax yung ano ko,
pakiramdam. Ayan. Ayan. Malaking bagay po ang gano'n si Totis. Ito po ay first aid siya sa lagnat. Pag sobrang init, yung kinukumbursyon, kakanawin mo lang ito sa maligang gum na tubig. Tapos, saka mo siya ihapla simula ulo hanggang paa sa buong katawan. Bagi dalawang araw na itong nararamdaman. Ay, tatlong araw na. Simula Lunes. Nang umaga paggising ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nakakakilos. Umagawa ako, nagtatrabaho ako, naliligo pa nga ako. Hindi ibig sabihin yung katulad ng yung nilalagnat ka talaga na iba talaga ang pakiramdam mo nun. Ito, magaan ang pakiramdam mo. Kasi may iniinom ka na panglaban at saka isa pa, hindi nagtatagal sa akin yung ano, yung nakalabas na yung toxin. Yun, ano na, lumuluwag na yung pakiramdam ko. Pag mayroon namang ano, kasi yung ano natin na pupunduhan niya ng mga tubig-tubig yung mga ugat natin. Kaya nga pagka ano, yun, namamaga siya. Dati talaga, yung mga ugat ko lahat pagbubukulan. Tapos, nalalaman ko na lang yung nagkaroon siya ng pantal. Tapos, nagsugat siya. Ibig sabihin, naglabas talaga siya ng tubig. Pero hindi siya yung masakit. Nilalagyan ko lang kaagad ng toothpaste. Ayun, saglit lang naman. So, hindi siya yung magsusugat na parang ano, na tumatagal. Yun kasi pag nilalagay mo to, pakikiramdaman mo, minuto lang ang gawa ng gano'n si Totis. No, gaya ngayon, kanina umidip ako ng konti. Kasi yung mata ko, inihila ng anto. Ayan, medyo ang pakiramdam ko ay gumaan na. Kaya ayan, nakapagsalita ako. Hindi ibig sabihin yung pag may sakit ka, nilalagnat ka, eh, ang pakiramdam mo, buong katawan mo, mahina, hindi ganun. Ito talagang lumalaban yung ano mo, yung katawan mo. Ayun, pumati yung aking pen. Saka isa pa, sabihin ko po sa inyo, simula ng ayan, lalagyan natin ng ganun si Pertis. Kasi, ano yan, kaya siya makapedel. Meron yan siya na, meron siyang toxin. Meron yan siyang dumi sa loob. Ngayon, pag nilagyan ito, pusa po yan lalabas na hindi mo namamalayan. Saka ano po yan, lumalambot. Ito po ay pumapasok doon sa, ano, sa loob ng ano natin, yung sa loob ng ulo natin, yung anghang niya nararamdaman mo, maanghang siya na malamig, tapos unti-unti gagaan na yung pakiramdam mo, kagaya kanina dito makate o mabigat yung pakiramdam ko dito sa kabila, kasi nga may naiipon niya ng mga sipon dito. Yun, wala na, saglit lang. Tapos kanina, yung ito, mabigat yung noko. Kanina, ayan, saglit lang. Ito na, papahinga, magpahinga lang ako, pero wala naman akong ano sabihin mo na nararamdaman na mga mabibigat, hindi na lang ganun. Kailangan kasi talaga yung ano tayo, yung maglabas ng toxin kasi yan eh, pag mayroon tayong toxin sa loob ng katawan natin,
ano yan, yung tawag nito, kailangan natin maglabas. So, at saka tulad yan, ayan, kagaya yan, simula kaninang pagising ko, nagkape ako, tapos yun, kahapon naramdaman ko medyo mabigat yung pusoon ko, pag umihi ako medyo parang masakit yung loob. Tapos nung nakaraang linggo, parang yung gilid din ng pusoon ko na parang may sumusundok. Ayun, hindi naman ako nagtaka kung bakit, kasi noon bago pa kasi ako, bago ko to na kilala yung DX in colon cancer kasi ako. Yung syempre hindi ako nakadumi, at hindi naman agad-agad yun na lalabas lahat yun. Alam ko naman yun na ganun. Yun, nung ano, diba, tulad yan, ang nilabas ko kanina, ang pizza ngayon ay yun, pizza ngayon. Fourteen kahapon, 15, 16 ba yun? Ayun, 16 ngayon. John 16. Ayun, hindi lang naman ngayon ako maglalabas ng ganun. Maganda pala yung nakapagbawas ka ng ano, pero hindi ano yun, ha? hindi LBM yung tinatawag. Maiipim yung nilalabas ko, pero wala siyang ganun, hindi na siya kagaya dati na mabaho. Ngayon medyo parang kulob yun, tapos maitim, para siyang lumot. Yan. Yun, umaan na yung ano ko. Tsaka nawala na yung sakit sa gilid ng pusoon ko na parang sumusundot. Gumaan na siya. Kasi lumabas na yung dumi. Yung dumi kasi, yan yung nagbibigay ng sakit sa atin pag hindi yan nakakalabas. Kanina, 2 RG yung kinain ko. Tapos nakadosi ako ng spirulina. Yung androgy ko, 2. Yun. Mga basiyo namin, dami-dami na. Ito yung RG. Ito kasi pag pumasok sa katawan natin, to talagang kakalag ka rin yung mga nakadikit mo dyan ng mga matigas. Iiskubahin talaga nito. Tapos ito naman yung JL. Yung JL ang ginagawa niya, yung pinapalakas yung immune system natin, tapos yung ating memorya. Yun, yung anong kulang sa atin, siya naman yung nagdadagdag. Siya yung nagre-repair. Yan, kung ano yung pinagdadaanan ni RG, siya yung nagre-repair. Di ba napakaganda yung gano'n na hindi mo inaasahan
hindi mo inaasahan na ano, kaysa yung madalas ka pupunta sa ano, sa doktor, yung kailangan ay gagawin ka sa sarili mo, tutulungan mo yung sarili mo. Kasi pagka umasa ka ng umasa sa doktor, ay wala kang wala kang malalaman sa mundo, no? Puro ka lang asa. Dapat mayroon kang matutunan sa buhay. Ayan, ito iinumin mo lang, nasa bahay ka lang. Ito superfood, 100% alkaline. Itong spirulina. Talagang pag yung sa panglinis yan ng dugo na 100%. Superfood. Yung talagang kita mo kanina, kahit masama yung pakiramdam ko sa katawan ko, uminom ako nito uli. Kahit man sabihin mo humiga-higa ako, wala na akong naramdaman. Papahinga lang ako. Yan. Kanina humatsing ako kasi bakit? Nilabas yung dumi na gustong lumabas na hindi naman natin nakikita. Yun. Yan. Ito naman yung antibiotic. Androgy. Sa ano? Sa ibang bansa, ito yung pinaka ano nila na saka sa ano, sa COVID SARS. No? Nagamit nila to sa COVID SARS. Yun nga, sasabi ko, kung tutuusin naman talaga, meron naman talaga tayong panglunas. No? Hindi naman ibig sabihin na walang panglunas yung mga sakit. Dahil ako, ang karanasan ko, leukemia, colon cancer. Kung ito ay hindi ko nakilala ang DXM, maaring 2009 pa lang, wala na ako. Kaya nga pala guys, yung buhay ko na to, pangalawa na to. Pangalawa na. Kaya, ang laki ng pasalamat ko sa Panginoon na dumating sa amin yung DXM at doon sa mga taong ginamit sa amin na kahit hindi sila nagpapatuloy, ako nagpatuloy ako kasi ako yung may karamdaman, tas ang asawa ko is stroke, may hika, yung sa awat ng Diyos. Nakarecover kami. Hindi naman ibig sabihin na kung mo nag-inom ka nito, inagagamot ka, pagkain. Kasi noong panahon kasi, hindi naman kami talagang maano sa pagkain, gawa ng puro nga kami trabaho. Yung mga napuyat, yung ano namin, yung kapanahon na nagtinda pa kami ng ice cream. Yun, puro kami, ano, siyempre pagka, ang kalaban mo doon, yung sakit sa bato. Tapos sa kulon kasi, siyempre malayo yung pinagtitindahan namin. Kaya nangyari, pigil-pigil pamuro. Yun. Yung umakyat na, ayun. Hindi na ako halos makakain. Hindi na ako makatihaya. Tapos hindi na ako nagkakatulog. Nahirapan na akong huminga. Ang amoy ng bunga nga ako, sobrang baho na. Yung sinasabi nila na may sakit sa bituka. Pero sa tulong ng Panginoon na ito ang food supplement ng DXM na binigay niya sa akin, nawala po lahat yun. Nawala lahat yung ano na yun. Ngayon, ilang taon na ako, ilang taon na kami dito sa ano, sa DXM, 2008. Bagamat na hinto ako ng 2 taon, ito, bumalik ako dito ng 2011, gawa ng na-stroke naman yung asawa ko. Yun, yung na-stroke siya, pinilit kong bumalik kahit sa kape. Yung kape ng DXM. Kape.
yung paborito namin kape. Ayan. Tapos, ito. Booster coffee, cordy sip. May kasama na tong ano, tong tapali. Yung sinasabi nilang pampagana. Ayan. Yan yung, ang kape namin eh, ano, vitamins. Hindi siya kape na nakaka-nervous, kundi inaalis yung nervous. Tumulo yung aking sip. Pusa siyang, ano, pusa siyang lumalabas. Kanina kasi ba, kaya ako naglalagay dito, gawa ng dito, medyo barado. Yung pagbangon ko, pusa siyang lumabas. Ganun po, mga, ano, mga kaibigan. Ito, i-post ko to. Eh, ngayon, pagka nagustuhan nyo o ano, kung hindi ko maano, hindi ko sasabihin sa inyo na baka magustuhan nyo. No? Talagang gugustuhin ninyo. Kasi bakit? Kung ako nga eh, wala akong pera, nagtutulak ako ng kariton. Mga vendors kami ng asawa ko. Pero bakit namin pinipilit na makainom nito? Kasi nga may sakit kami. Parehas. Saka noong nakahiga na lang ako, ang hinihingi ko sa Panginoon mga herbal. Kasi nagsawa na ako sa mga gamot. Ayun. Ito ang dumating sa amin. Yung BXM. Kaya ang Diyos, hindi talaga nagkakamali yan. Na magbigay sa'yo kung ano yung makakatulong sa immune system natin o sa katawan lupa natin. Kasi ano nga yan eh. Yung siya nga ang gumagawa ng paraan sa katawan natin eh. Diba? Kasi ayaw ng Panginoon na ang tao mawala sa mundong ito na dahil sa sakit. Ang gusto ng Panginoon, yung sa kalooban niya. Diba? Kasi lahat tayo, hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin dito sa mundo. At hindi rin tayong pwedeng tumanggi pag kinuha na niya tayo kahit ngayon din. Ganun po yun. At least, nasa BXM ka, yung pangailangan mo sa financial, unti-unting bumabalik. Posible pa na lalaki yung kita mo. Ganun dito. Kasi, dito sa ano sa DXN, hindi tayo dito yung sasabihin mong tao-tao. Kailangan gumamit ka tapos mag-sponsor ka. Ako noon di ko rin to alam. Wala ko pa malay-malay, lalo na wala naman akong pinag-aralan at ano bang malay ko dito. Ang ginawa ko lang, bumili ako at uminom ako ng tuloy-tuloy. Tapos yun, nag-cleansing ako, hindi ako nagtaka kung bakit paglabas ako ng mga toxin. Kasi ibig sabihin, yun nga yung ano eh, kaya nga ako nagkakasakit eh. Dahil marami nga akong basura sa loob ng katawan. Kaya nga ikakamatay ko na nga yun eh. Kami ng dalawa ng asawa ko, parehas na yung pangalawa naming buhay. Abay, hindi naman alam ng mga kamag-anak namin dahil
malayo naman kami sa kanila. Dala-dalawa lang kami dito, nagtutulungan. Sa Maynila, simula nang nagkasama kami ng 1989. Yun, hanggang ngayon. Nagkasama pa rin kami. Halos lahat ng paninda, tinitinda na namin. Tapos, dumating to yung text in sa amin. Sinasabay lang din namin. So, at least, nakapagtuloy-tuloy kami maghanap buhay. At humahaba pa ang aming buhay. Patuloy siyang nalulugtungan sa pamagitan ng pag-inom. No, kasi nga, siyempre, hindi lahat ng panahon ay insakto tayo sa kain. Lalo na kami, mga vendors kami, mas nauuna pa yung customer kaysa sa aming sarili. Kasi siyempre, gusto mong kumita. Yan, minsan nagugutom ka, nalipasan ka ng gutom, dahil nauuna yung customer. Gusto mong kumita. Yan, yun po yung kwento ng aming buhay. Na ulitin ko po sa inyo, ako po ay walang script. Nagde-detox po ako. Pero hindi ko gaya dati. Yung ngayon, may nilalabas ako ng kunting sipon. Yan. Kunting klima. Pero mamaya po papaligo ako na po. Saka isa pa, araw-araw po naliligo ako kahit ganito ang nararamdaman ko. Hindi. Kasi hindi naman po, ang pag-cleansing po kasi, hindi naman yan siya sakit. Parang ganun lang ang pakiramdam mo, pero pansamantala lang. Saka kakaiba po siya kasi di, hindi naman lahat ng yung buong katawan mo ay damay. Kung saan lang yung may toksin sa iyo, yun lang yung doon mo lang siya nararamdaman. Yeah, ganun yun. Kasi ang iba natatakot sa sinasabing reaksyon o paglabas ng toksin. Hindi po dapat kayo, dapat nga po ano eh, yung dapat mas lalo ninyo itong pag-aralan o tawag nito. Mas lalo po ninyo pag-aralan at inumin ang food supplement ng DFCN para maiintindihan nyo kung paano siya gumawa. Ito po kasi si RG. Masakit po ito pagka sumuot na to sa ating ugat. Masakit po siya pag mayroon barado na tinutunaw. Ayan, kaya pag ininom mo siya, minsan kung high blood ka, nahihilo ka. Kasi yung barado mo, yon yung tinatrabaho niya. Unti-unti niya yan nilulusaw hanggang pag nalusaw siya, o di makakadaloy na ng maigi yung ano mo, yung dugo mo. Kaya nga po nai-stroke ang mga tao. Dahil sa mga barado ang ugat. Kaya yung iba, naglalakihan kasi nasusobrahan ng kabara. Hindi kasi makakalabas. Kasi bakit? Wala po siyang panglabas sa kanya mga nakabara. Yung mga kolesterol na nakabara sa ugat mo, ayun, yun yung sakit mo. Habang ikaw ay nabubuhay, lumalaki ang mga ugat mo sa binte, ayan, pinabayaan mo lang yan, talagang lumalaki ng lumalaki. Yan, at yung pasma. Yung pasma, nagsasama na yan. Kaya sasabihin mo, bakit namamanhid? Bakit may mga tusok-tusok? Yun po yung dahilan. Marami na po tayong problema, lalo na sa ating bituka. Ang dami po yan, mga nakabara. Sa loob at labas ng ating katawan. Yung mga pino po na ugat natin, kawawa po yan pagka napasukan po ng mga taba-taba. No? Kaya doon tayo nagkakasakit. At yung maliit na bituka natin, pag hindi po nalinis yun, lalo po tayo nagkakasakit. Kailangan po yung ingatan. Yung abdo,
yung lapa, yung atay, yung ating baga, kailangan laging malinis. Ang ating dugo po ay kailangan laging malinis para laging malakas ang ating katawan. Ngayon, pasensya na po dun sa mga umiinom ng gamot kasi kami, bihirang-bihira po yan na nakakatikim kami ng gamot. O, ito yung umiinom namin, mga food supplement. Bihirang-bihira na po. Kasi nagkaroon na po kami ng overdose dyan. Sa ano, yung kahit sabihin mong vitamins, o kahit sabihin mong gamot sa ubo, kamuntik na rin po ako dyan, yung gamot sa ubo. Ang akala ko ay makakaili sa akin. Pero anong nangyari? Nagsikip yung aking paghinga. Simula noon, nadala na po akong uminom niyan. Gamot sa ubo na yan. Tapos yung asawa ko, yun, na pumutok yung tenga niya. Yung sa vitamins din. Vitamins din po yun. Ito, vitamins to lahat. Number 1, vitamins hanggang B12. Wala ka nang hahanapin pa. At vitamins na naglalabas ka ng toxin sa loob ng katawan. Hindi ibig sabihin na vitamins na wala kang mararamdaman at walang iigi sa iyong katawan. Kundi ang katawan mo ay pinalalakas. At ito, si JL, ang immune system natin ay pinapabata. Ang galing ng nagdidemono, nakahiga. Pagpasensyahan na po ninyo, tinatamad akong humano . Kasi nga kanina masama nga po yung aking katawan. Pero tingnan nyo naman po. Kahit sabihin mo ako nakahiga, nakapagkwento ako sa inyo. So, ito po yung tinatawag na serpentina antibiotic po. Ginagamit ito sa dengue. Vitamins, ang bawal lang po uminom nito yung buntis. E sabi nila, nakakalaglag daw, pero wala pa naman. Wala pa namang nagpatutuo na nalaglagan ito. Kasi nga po, food supplement siya, hindi naman siya gamot. Ayan. Doon sa may mga COVID, yung sinasabi nila na COVID, ayan, para hindi tayo mahawaan ng COVID at makaiwas tayo sa lahat ng sakit, ito po yung ating iinumin. Sisikapin po natin na makakainom tayo ng mga food supplement ng DXCN kasi sa lahat po ay kakaiba po siya. Malaking pagkakaiba po ang Ganoderma ng DXCN. Ito, pangpabata. Yung ano natin na yung balat natin na kumukulubot na. Noon kasi yung balat ko noon parang tuyo na siya na nagkukulubot na, parang ang tanda-tanda na. Parang ang tanda-tanda na ng balat ko. Yun. Pero ngayon, ayan. Yan yung noon, yung ugat na yan, ang lalaki niyan. Saka ang balat ko noon hindi ganito. Ito, maano man ako, kayo mangi, pero ano siya, yung ayan . Ang laki po ng pagkakaiba. No? Ang laki po ng pagkakaiba. Yung balat ko noon at ngayon. Ayan, kahit ilalapit ko pa yan. Yan po yung masasabi ko sa inyo. Ayan. Yung mga ugat ko na yan noon. Naku, grabe yan. Sobrang ano yan. Sobrang galit na galit ang lalaki. Ayan. Yan, mayroon pa siyang, siyempre, mayroon pa siyang konti. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakalubog lahat. Mayroon pa siyang dapat ayusin. Diba? Mayroon pa siyang dapat
tanggalin. Ayan. Ganun lang po. Yung ano natin, kailangan aral-aral ng konti at huwag niyo pong kalimutan magtanong. Lalo na po kung may mag-post ay mag-send sa inyo ng mga mentor, huwag po ninyong huwag po kayong makalimot magtanong. Ganun po dito sa DXN, kasi kahit hindi mo siya apply, hindi mo siya kahit ka-cross line mo siya, tutulungan ka niya. Ituturo niya sa iyo, huwag mo lang kalimutan magtanong. Mahalaga po yung pagtatanong. At mahalaga din po yung pag-aaral sa DXN. Lalong mahalaga pag ininom mo siya. Kailangan po sikapin mo na mainom mo siya kung gusto mong bumalik yung dati mong ano. Dati mong lakas. Ako noon, yung mata ko, yung ganyan, maliwanag, hindi ako nakaka, ano, ayoko yung ganyan, ayoko rin yung hangin, at ayoko rin yung, nasa labas ako kasi masilaw, masakit sa mata, sumasakit ng ulo ko pagka, ganun. Yung andyan, lalo na ganyan, mainit. Basta pag sumikat na yung araw, ayoko yung gano'n na nasa labas ako. Yung gusto ko yung lagi lang madilim, yung ilaw namin, tinatakpan ko. Yung kasi yung mata ko, nakaganyan yun. Kaganon. Ang tende po nun, kasi talagang lumabo ito yung mata ko. Sobrang paglabo ng mata ko, kahit malapit ka lang, halos hindi na kita makilala. Sa tulong lang po ng ano, ng wala naman akong ibang iniinom, kundi puro food supplement ng DXN. Nag-cleansing po ako. Nung nag-cleansing po ako sa ano, sa mata. Nagmumuta-muta yan, naakala mo may sore eyes ako. Yun. Tapos ang ginagawa ko, nilalagyan ko lang dito ng toothpaste. So, yung mayroon pa pong isa nito, yung original. Yung yun yung ginagamit ko namin dati. Yun, nilalagay ng toothpaste. Tapos, tagluluha siya. Tapos, meron siyang yung parang may nakikita kang alitap-tap, yung ganun, parang may maulap-ulap. Yun po yung pagtrabaho ng ganun din masaano ko sa mata ko bago ko po ito na kuha na ayun. Yung sabi ko, nakikita ko na yung malayo. Yung nakikita ko na yung liwanag. Yung mata ko ay lumalaban na sa liwanag. Pati yung katawan ko, siyempre, mayos. Bumalik yung dati kong lakas na akala mo ay 15 years old lang ako. Pero ilang taon na po ba ako ngayon? 50, mag-51 na po ako sa July. Malapit na, diba? Tsaka yung ito noon, ang daming tagyawat. Yan. Kasi yung bago ko nagdadalaga, puro tagyawat yan. Kamot dito, kamot dun. Ang kapal, kasi mga ano, ang ano ng mga, ang daming mga, ano, tawag niyan, mga kamot-kamot, mga piklat-piklat, yan, nakapal. Nakapaggamit din po ako ng yung ibang mga panglagay sa mukha. Kaso nga lang, sobrang ano, ang sakit, ang hapde. Tapos nangyari pa, inaasahan ko na umayos yung aking mukha. Aba, lalo pa ako nagkakapikas. Eh di, syempre po, tinigilan ko. Yun nga lang, naiwan yung ano ko dito. Ay, dati dito, mayroon akong mapa dito. Dalawa. Yan. Ito lang po ang yung ano si Totis. Yan ang ginagamit ko. Yan, tapos yung sabon. Pupunin ko po yung sabon ako.
yung sabon po namin, tingnan mo. Ito oh, sobrang nipis na nito, dinikit ko lang siya. Gano si soap. Hindi po siya ano, hindi siya basta-bastang natutunaw. Yan, tingnan mo, tuyong-tuyo siya oh, tuyong-tuyo. Hindi po siya nagbabasa. Pag hinipo mo siya, nabasa. Yan, mabula po to. Pero ang sistema po dito, para makakatipid ka, oh, walang ano. Saka pwede siya ibabad sa mukha ng magdamag o maghapon. Kung talagang madami kang tangyawat. Ayan. Mabango po ito. Mabango na masarap ang amoy. Hindi siya ganong maanghang sa mata. Nakakapagpalinaw pa nga po ng mata ito. Tingnan nyo. Ang galing. Manipis na siya. Ang ginawa ko, siyempre hindi ko na siya makuskus doon sa pistawil. Ang ginawa ko, pinasa ko yung itong malaki. Tapos idinikit ko lang siya dito. Ayan, napadikit na siya. O, diba? Hindi po siya yung naglulusaw. Hindi po tulad ng ibang sabon. At ito po ay buwan po namin ginagamit. Ito ay ano pa lang po ito eh. Ano, isang linggo na po to. Isang linggo na to. Alam mo, mayroon pang ano oh. Yan. Ayan oh. Isang linggo na tong gamit. Pero tingnan mo. Para siyang walang bawas. Ang galing nito. Buong katawan mo na, kuskus mo sa pistawil, pabulay mo yung pistawil. Yung pistawil, yun yung ano mo doon sa buong katawan mo. Pwede rin sabon mo sa ulo. Malamig po ito eh. Kaya naiiwasan po magkaroon ng pikas. Kaya yung pikas ko dito na parang yan, maitim na nga ako, may pikas pa ako dito. Yun, laki-laki, magkabilaan. Ayun. Dahil po dito, naalis po siya unti-unti. Yan. Kaya maganda siya, yung mga pawisin. Yun, pag ginamit mo ito, di ba, matingkad ang araw, hindi mo siya masyadong nararamdaman yung init. Hindi mo siya masyadong nararamdaman yung init. Ganun siya kabisa. Tapos yung ano, yung tawag nito, yung mga amoy-amoy natin sa katawan, yung mga galis-galis natin. Ayan. Kasi ano siya, yung nakakalinis talaga siya. Yung amoy-amoy natin sa kilikili, tapos may infection tayo. Yun. Eh, ito po, napaka ano ba yan? Itong ano, gano si toothpaste. Mahusay po ito sa ano. Yung sa paso, sa ipin, tapos sa singaw, tapos pag nasugat ka, yung sa almorana, sa infection, pag mayroon ka infection. Yan, sabi, kasi noon yung nagkulong cancer ako, mayroon akong almorana si eh. Tapos ginagawa ko to piniminwas. Piniminwas na mamalayan ko na lang. Maglalabas ka ng ano pag ito ginagamit mo. Yung mabaho mo sa loob, lalo na sa mga nireregla. Yung mga infection. Mabaho po yung dugo natin pag hindi nakakalabas. Tapos pag ginamit mo to, sumisingaw po yan. Nilalabas po niya yung amoy. At saka masarap po. Parang pakiramdam mo ay ang sariwa. Malamig, manghang-anghang, tsaka nakapagpasikit. Babae po ako ha, nagsasalita ko ng ganun.
hindi po kasi hindi mo po masasabi kasi kung hindi mo ito susubukan. Ako, hindi ako nakakaranas mag-anak. Siyempre, kahit sabihin mo hindi ako nakakaranas mag-anak, normal, eh may asawa po tayo, diba? Ayan. Ayun, lalo na po doon sa nakaranas mag-anak, siyempre po yung dugo kasi, kung pagmamasdan nyo po, yung mga karamihan po, bakit lumalaki yung mga puso natin ng mga babae pag nanganganak? Kasi po yung mga dugo natin, hindi po yan nakakalabas yung dapat pong lumabas. Kasi bakit? Yung mga patay na dugo, tapos yung hindi normal ang pagregla, hindi po yan nakakalabas ang dugo natin. Yun po yung nagiging cancer. Hindi po ako doktor, ha. Sineshare ko lang po yung mga karanasan ko sa inyo. Kasi noong nagkulong cancer ako, medyo lumaki yung tiyan ko. Pero hindi naman masyado. Yan. Kung tutuusin nga, eh, matagal na ako umiinom nito. Pero ngayon, may mga lumalabas pa sa akin ng mga may itim. Ano po yun? Yung masakit siya ilabas na mainit. Tapos, parang amoy ulog. Yun, noong nailabas na, yun. Ang sistema, noong hindi pa siya nakalabas, parang sinusundot yung tiyan mo. Siyempre, naghanap siya ng ano, ng malalabasan at saka tinatrabaho po nito ni RG. Pag ito kasi sumundot at ito pag naglusaw at nag-scuba doon sa bituka mo, hindi pwedeng hindi siya lalabas. Lalabas at lalabas po 'yan. Meron po ang iba dito, depende po sa ano, depende po sa katawan ng tao. Meron pong iba na tubig. Ibig sabihin po, marami na tayong tubig sa katawan, kaya magbawas. Ngayon, ang gagawin mo lang, uminom ka ng uminom para mapalitan yung tubig. Tapos yung pag-ihi, ihi ka ng ihi. Yun. Ibig sabihin, meron kang problema sa bato. Pag may problema ka sa bato, ang komplikasyon yan sa baga. Pag mayroon ka sa baga, ang komplikasyon yan sa atay. Hanggang masasakop yung abdo mo, pag pinabayaan mo lang yan, masasakop na yung lapay mo. Ano ang mangyayari? Kasi malala ka na. Doon mo na ngayon yun mararamdaman. Magtataka ka kung paano ka nagkakasakit. Magtataka ka, puro ka, nagpapatsikap ka naman, umiinom ka naman ng gamot. Pero ano nangyari? Gumagaling ka ba? Di ba natutuluyan ka pa? Na-stroke ka? Dahil marami kang baradong ugat. At maraming nakabara sa bituka mo. Maraming nakadikit na akala mong kung pagmamasdan mo yung hose ng tubig ay marami ng lumot. Ganun po yung bituka natin. Kinukwento ko lang po yung karanasan. Bagamat yan ay hindi ko nakikita ang aking sarili, siyempre sarili ko po yan, loob po ng ano ko yan, hindi ko po yan nakikita, pero yung nilalabas ko, nakikita ko at gumagaan na po ang pakiramdam ko. Kaya nga po, na naramdaman ko ngayon yung katawan ko na ano eh, na magaan, normal eh. Kasi noon, hindi naman ako ganito. Oh, kung tutuusin nga, kanina, pakiramdam ko, medyo medyo mabigat ng konti. Hiniga ko lang dahil inaantok ako. Isipin mo, konting pikit lang, okay na yung pakiramdam ko. Yun, ito, puro toothpaste. Yan. Dahil kung ako po may sakit, hindi po ako magsasalita. Hindi po ako magkukwento dito. Dahil siyempre may sakit nga po eh, di ba? Pag may sakit ka,
masama po yung nararamdaman mo, ayaw mong magsalita, stress ka, di ba? Gusto mo mag-away na kahit hindi mo naman kaaway, yung ganun po yung mga stress. Gusto mo yung laging mainit ang ulo mo na kahit wala naman dahilan yan, pero sakit po yan, sakit ng ating loob ng katawan yan. Marami po yung dala yung sa bituka natin, grabe po yan pag hindi yan lumabas, matindi yan, sakit yan sa ulo, sa sigmura, lalo na yung hindi nakakadumi. Ako, karanasan ko, matindi po yan. Pag hindi ka nakakadumi, ang sakit niyan sa ulo. Tapos yung sikmura mo laging puno. Samantala, kung iniinom mo to ng RG, tatrabahuin niya yan kahit gaano pa yan katigas dyan. At yung plima mo na nakadikit sa baga mo, kahit gaano pa yan katigas o katuyo, palalambutin po yan ni RG. O, ito yung sinasabi, RG ay resigano. Yan. At ang gagawin naman ni JL, siya po yung susunod. Re-referen po niya yung bahagi ng katawan natin o bituka natin na pinagdadaanan noong RG. Kaya po siya mayroong repair. Baka po hindi ninyo naiintindihan. Sasabihin nyo po, food supplement lang naman yan. Ang food supplement po ng DXN ay iba. Ganoderma, ito po yung king sa lahat. Ang king po ay hindi napapalitan ng kahit anong at kahit sino. Ayan po, king of herbs ang DXN. Ito po ay mas lalo pang pinabata kasi bali 14 dias na lang ito ngayon. Dati 19 dias ito hinaharvest. Ngayon po gusto kasi ni Dr. Lim Dato, ay Dato Dr. Lim Soji, na mas lalo pang tayong pababatain. Kaya mas lalo niyang pinabata itong hinarbis. Matamis po ito. Matamis. 14 day old lang siya na hinarbis. Hindi kagaya dito. Ito si RJ. 3 buwan po yan. Kaya ang sistema po, pag binuksan mo siya, mapait po ito. Pero, tinataktak po namin ito sa sugat. Ito, pag tinaktak mo sa sugat, limbawa, may breast cancer, iniinom at tinataktak sa sugat. Pero ito po ay mahapde. Kasi bakit? May sugat nga eh. No? Ganun po ang ano niya. Kaya pag nagtrabaho siya sa loob ng katawan natin, may sakit din. May kirot, may hapde, yun, ganun. Kasi mas matapang ito. Mas matapang. Hindi po kagaya ni JL. Ito po ay matamis. Pag nai-stroke ka, tumaas ang dugo mo, ilagay mo siya sa ilalim ng dila para bumalanse yung iyong dugo. Ayan. Nire-repair yung ugat natin, yung bituka natin na pinagdadaanan at pinagkakalasan ng dumi, para hindi siya pasukin ng bakterya o mga magsusugat, para hindi siya magkaroon ng sugat doon sa loob ng ugat natin at bituka natin. Ayan. Sa tulong po ng Panginoon na ito po ang pinagamit sa amin, nakakatulong po tayo sa mga doktor. Ano po? Kasi sa halip na tayo, pag may sakit tayo, ay pupunta pa tayo sa kanila. Siyempre, sa dami po ng mga pasyente, lalo na po ngayon, may mga COVID-COVID na yan. Ayun.
pag mayroon ka nito, mayroon kang food supplement ng DSM, hindi ka na maliban po doon sa may mga hika na hindi talaga naman nila makakayanan, kailangan po kasi ng ano yun, oxygen. Tulad po ng asawa ko, ano lang po, oxygen, tapos yung konting pausok lang yun, konting pausok lang, hindi kagaya yun talaga na pagka ano, maraming kang gamot na may inom. Dito po nababawasan unti-unti yung gamot natin. Yun. Kasi nga, nag-cleansing nga tayo. Gusto nga natin lumakas eh. Ganun po yung sistema. Ayan. Ito po ay ano, antibiotic, dengue, lagna, trangkaso. Ayan. Para po iwasan natin magkadinggi. Eh lalo na ngayon tag-ulan. Naku, kailangan po natin tong Androgy. Yan. Tapos yung spirulina, yung superfood. 100% alkaline, panglinis po ng dugo. Bakit po marami? Eh marami kang gamot iniinom, 'di ba? Pero ang tanong, nagkaroon ba ng resulta? Bakit umiinom ka? Hindi ka naman lumalakas, lalo ka pa nalulumpo. Dito hindi. Pag pinalalakas yung katawan mo, nakakagalaw ka maghapon. Hindi ka nakakaramdam ng pagod. Naglalabas ka ng toxin. Yun. Mahirap po yung wala tayong iniinom na pang palabas ng toxin. Doon po sa may mga dinadialysis, napakalaking bagay po ang food supplement ng DXN. Tapos doon sa may mga mayoma, yun po, manilulusa yung ano natin, ito, yung algae. Meron pa po siyang kasabay na morenci, para lumambot, para ilabas ng normal. Marami na po ditong ano, testimony dito. Ayun po, hanggang dito lang po tayo. Hanggang sa susunod, pag nakita nyo itong ano ko, itong video ko, medyo mahaba-haba yata, piin nyo lang po ako kung meron kayong itatanong tungkol po sa karanasan ko. Magkukwentuhan po tayo. Salamat po. Thank you, DXN.